What's up guys, welcome to my channel and today mag-unbox tayo ng Redmi Note 8 by Xiaomi. So buksan na natin. So nabili ko siya sa Lazada nang naka-sale siya. So pakita ko yung sale price niya and yung link sa description below. Okay, so ito na siya. And then, sa umpisa ng box, meron tayong SIM card pin. Yung pang push sa tray. And then, sa loob, meron tayong yung manual and warranty card. Tapos, yung kanyang jelly case. And then, after nun, yung mismong phone na. So yung kinuha kong kulay, Neptune Blue. So may dalawa pa siyang other color options. So sa back naman ng phone, ito siya. So shiny blue. And then, so nakalagay lang dito yung SIM card tray niya. So ayan, so nakalagay dito kung paano yung pwedeng ilagay, micro SIM. Then yung dalawang SIM cards. And then yung standard na sticker or yung EMI nakalagay. Okay, so tanggalin lang natin. Okay, so tuloy lang natin kung ano yung nasa loob ng box. So meron siyang USB to USB Type-C na cable. So ayan. And then meron siyang yung 18 watts na USB charger. So ito yun. Yun na lang yung laman ng box niya. Ilagay na natin yung phone muna dito sa kanyang jelly case. Ayan. Alisin lang natin yung sticker dun sa screen niya. And then, on na natin yung device. So, ang gamit niyang OS, MIUI 11. And then, naka-Android 9 siya. So, setup lang muna natin. Okay, so almost finished na yung setup. Pili lang ng team. So nakapaggamit na ako ng ibang mga Xiaomi phones. So yung kauna-una kong Xiaomi phone was Redmi 4A. And then Xiaomi A2 Lite naman yung sumunod. Ito yung pangatlo. So from my experience, okay siya kasi budget-wise, mas patok siya. And then mas pasok siya sa budget mo and maganda yung specifications niya. Tapos with yung MIUI yung OS niya, hindi naman siya ganun ka-heavy. Ramdam mo na may pagka-stock Android siya kahit papano. Loading apps pa. Okay, so go naman tayo sa specs nitong phone. So for sa bigat niya, meron siyang 190 grams. Dual SIM siya. And then ang screen niya is IPS. And then yung screen size niya is 6.3 inches. And yun yung resolution niya is 1080 by 2340 or meron siyang 409 na PPI density. So meron siyang Gorilla Glass sa display. Gorilla Glass 5 and then yung OS niya yon Android 9 and MIUI 11. So ang chipset niya is Qualcomm Snapdragon 665. So may 11 nanometer siya. Octa-core siya. And then, ang GPU niya is Adreno 610. So, ang memory card naman niya, meron siya. Meron siyang memory card. And then, yung option pala na kinuha ko is yung 32GB and 3GB of RAM. So, yun yung pinakamura na option. And then, meron din siyang 64GB with 4GB of RAM. And then, meron din siyang 64GB with 6GB of RAM. And then, 128 hanggang 128 gigs of storage with 6 gigs of RAM. So sa camera naman, quad camera ang gamit niya. Ayan. So quad camera, meron siyang 43 megapixel and then meron siyang 4 wide and then meron siyang 8 megapixel na ultra wide and then meron siyang 2 megapixel for macro and 2 megapixel for depth. So yun. So selfie camera naman, meron siyang single camera.
na 13 megapixel. So meron siyang 3.5 millimeter jack and then loudspeaker and then fingerprint scanner naman dito sa likod. Tapos meron siyang battery na 4000 milliampere. Tapos yung charger naman niya is 18 watts na fast charging, hindi siya quick charge. Then test natin yung performance niya sa gaming. Okay, so dito naman sa Ragnarok, smooth naman yung gameplay niya and experience very little na lags throughout the game. So okay naman siya for Ragnarok Mobile. For this game naman, Mega Man X Live. So dito, sample ng gameplay on the default setting, default graphic setting niya. So super playable naman. So didn't experience any lag. Smooth naman yung gameplay din. Okay, so sample din for Mobile Legends. Hindi talaga ako naglalaro ng Mobile Legends. Bilang pa sa daliri yung names ko. Pero yun, testing lang for a classic game mode. So far naman, wala namang lag between yung sa interface, yung sa menu, until din sa mismong game. Default settings lang din yung naka-setup. So yun lang, that's it for the unboxing of Redmi Note 8. So if you like the video, please give it a thumbs up and comment down below kung may questions kayo regarding sa item. And please do subscribe to my channel and see you on the next video. Bye!